malaki na yung kinuha ko kasi para pag tinanggal ko siya, mabilis siya matuklap. Natutuwa ako kasi kung gusto niyo magpalinis sa akin ng kuko. Talagang kung gusto niyo magpalinis sa akin ng kuko. Tignan niyo yung kuko ko, guys. Di ba? Ang cute. Oh. Ito yung kulay nung yellow. Ito yung ating kuko for today. Yellow siya and then meron siyang lines na parang something. Gagawin ko pa lang yung dito sa kabilang side. Madali lang naman siya gawain actually. And maganda pa siya. Color yellow siya. Ito yung ating kuko for today. And then ang gagamitin natin, Bruno. Medyo magulo yung aking alagang pusa. Ito yung gagamitin natin ng Neon Nails. Color yellow siya. And then, lalagyan natin siya ng lines. Ito, nail polish line. Actually, ididikit mo lang naman siya. Sticker siya na gold. Yung lines niya is parang bronze something. And then, itong maliit na to, itong ring finger is like a glitters ng ito, shell. Glitters. Gusto ko sana lagyan siya ng caviar, itong caviar. Pero, next time na lang siguro. Maganda na yung ganitong design lang siya. So, gagawin ko muna naman tong kabilang nails. So, madali lang naman siya. Una lang natin gagawin is, kikis-kisin natin yung ating kuko. Ito yung buffer na nail buffer. Ikikiskis lang natin yung ating nails but not so hard para hindi siya numipis. Yun ang tamang term. Pero parang ano lang, so maalis yung mga dirt and old nail polish na meron tayo sa ating kuko. After nyo siya makiskis, lilinisin nyo lang siya ng cotton balls na may alcohol. So, para malinis yung mga dirt and matanggal yung mga oil ng inyong kuko. Para pag in-apply nyo yung gel polish is hindi siya umbok-umbok dahil may mga dust siya. Kapag maganda na yung kuko nyo, I mean yun dito sa gilid, kailangan nyo siyang i-push like this. Ipupush nyo yung cuticle Ipupush nyo yung cuticle pataas para mabilis sumaba yung kuko nyo at the same time, hindi didikit yung gel sa cuticle nyo dito. So, continuous pa rin yung pag-grow nung inyong kuko. Pwede kayong gumamit ng nipper. Kung hindi kayo sanay na gupitin yung cuticle nyo, okay lang din naman. Pero ako kasi sanay na akong gupitin yung aking cuticle. Gusto ko munang gawin itong ating ring finger kasi this is different color. Ang gagamitin ko na kulay dito is color white. Ito yung kulay white ko. Actually, hindi siya totally kulay na puti. Para lang siyang transparent na white. As you can see, ganyan yung kulay niya. Para lang siyang milky na white ang kulay niya. Okay lang naman na white yung gamit natin kasi hindi naman makikita yung kuko nyo. Kung nakikita nyo, transparent lang siya. So, one coat lang yan. And then, since dalawa yung ipapasok ko, lalagyan na natin ng color dilaw tong gilid. One coat lang din. And it is so pretty. So, kailangan yung linisin yung mga nasa gilid. Pag nag-cure kayo, hindi siya didikit sa balat nyo. That's the purpose kaya nililinis natin yung mga gilid. Hanggat maaari, huwag nyong hahayaang lagpas-lagpas siya sa inyong kuko. Because kapag natuyo siya, hindi siya maganda. One coat lang yung ilalagay natin. Ang color niya is medyo pastel. And then, ang gagawin natin is, i-cure lang natin siya for 30 seconds. Inuna ko muna itong dalawang, itong ring finger ko and itong pinky finger. Kasi, lalagyan natin siya ng decoration. Ito yung gagamitin natin. Ito naman kasi, is madali lang siyang gawin. Ibubudbud nyo lang siya. Hindi ko alam kung anong design to, pero para siyang shell eh. So, yan ang gagawin natin. Ilalagay ko yung shell later after three coat para medyo maganda siya. Just like the same as this hand. Ayan. You can see, ganyan na yung itsura niya. So, lalagyan natin siya ng second coat again. Ayan, tapos na siya. Transparent lang talaga siya. So, after third coat na itong white,
sinisigurado lang natin na maganda yung pagkakagawa nitong color white para dumikit yung ating shell. Ganito kasi yung itsura niya, para siyang shell-shell. So, ang gagawin natin, itong ring finger natin is ididip lang natin siya dito. You can see, dumikit na yung mga shell. So, gagawin natin is ipupush lang natin siya para dumikit siya sa gel polish. Aalisin lang natin yung iba na hindi dumikit. Huwag kayong mag-alala kasi didikit naman siya. And kailangan nyo siyang i-cure para dumikit siya ng bongga. 30 second na cure para dumikit yung mga beads. Napakadali lang yung gawin. Ayan, tapos na siya. You can see, ganyan yung magiging itsura niya. So, para tumagal siya, lalagyan natin siya ng top coat. Ang gagamitin natin is itong hard top coat para ma-seal siya. Hindi natin kailangan ng madaming-madami nito. Tama lang. I-cure lang natin siya ng 30 seconds para ma-seal yung mga beads. Alright. Now, our nails looks like that. It's so cute, right? Ayan, super nice niya. And meron siyang design like that na para siyang beads. And then, lalagyan na natin yung ating yellow sa ating ibang mga daliri. After natin matapos yung ating mga kuko, ilalagay na natin tong sticker. Ayan, tapos na natin siya lahat. After natin malagay yung third coat. And after natin siya ma-cure, lalagyan natin siya ng sticker. Pitin lang natin siya ng nipper. And guguntingin din natin siya later para maging maganda siya. Ididikit lang natin like that. Nadikit na natin yung ating decoration sa kuko. And then after that, ilalagyan lang natin siya ng top coat para ma-seal siya. So, ang gagamitin natin is itong hard top coat again. Pwede tayong maglagay hanggang 2 coat ng ating top coat para masigurado natin na magtatagal talaga siya and hindi siya matutuklap. 30 seconds again na i-cure natin siya. May sipon ako ngayon, hindi ko alam kung bakit. Ayan, tapos na siya. Tapos na natin siya ngayong tapos na natin siya. And ang gagawin nyo lang is kukuha kayo ng bulak na may alcohol and then lilinisin nyo lang siya para matanggal yung lagkit. Ito na siya. Tapos na siya actually. As you can see, ang ganda niya, no? Simple lang siya pero it looks pretty. And I think ito na yung pinaka medyo maganda-gandang nail polish na nagawa ko for today. Actually, natutuwa ako kasi maganda itong design na beads na nakuha ko. Ayan, as you can see. And napakadali lang niyang gawain. Hindi ako nahirapan. Sobrang dali lang niya. Kakapanood ko rin siguro ng mga nail na design. Nakakuha ako ng idea kung anong maganda. Tapos na natin yung ating kuko. As you can see, medyo maganda na siya. Lagi nyo lang tatandaan guys na after nyo mag-gel nails is maglagay kayo ng moisturizer sa kuko nyo or anything na cuticle oil. Simple yung moisturizer nyo na nails ay na lotion kasi is nakaka-dry siya ng kuko kaya medyo kailangan nyo rin siyang i-moisturize yung kamay nyo. So, naglagay na ako ng Nivea na moisturizer sa pisngi. Ginamit ko rin siya sa kamay. Okay lang naman siya. Ayan na siya. Para hindi siya dry and magbitak-bitak. Maganda pa rin yung kuko nyo. So, yan. Ito na yung ating result. I hope nagustuhan nyo yung aking summer nails. Gagawa tayo ulit next time kung sa tingin nyo is gusto nyo yung mga ganitong portion. Kung gusto nyo yung mga ganitong portion is gagawa tayo ulit next time. Ito-try natin yung ibang color na meron ako. So, I think yan muna for today, guys. Kung nagustuhan nyo man tong video to, is don't forget to give me a thumbs up. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please do consider subscribing. And kita-kita tayo ulit next time.